Welcome po sa video discussion natin. Ang dalawang terms na ito ay common sa field ng electrical, lalong-lalo na sa mga solar power setup. Pero, ano nga ba ang ibig sabihin ng mga terms na ito? Simulan natin ang comparison sa table na ito. Ang Ah ay ang abbreviation ng ampere hour. Ang ibig sabihin naman ng Wh ay watt hour. Ang Ah ay unit ng charge or charge capacity. At ang Wh ay unit ng energy or energy capacity. Ang Ah ay nangangahulugan ng amount ng charge sa loob ng storage device na gaya ng battery. At ang Wh ay nangangahulugan ng amount ng energy sa loob ng isang storage device na gaya ng battery. Ngayon, i-compare natin itong dalawa sa pamamagitan ng dalawang magkaibang klase ng battery. Itong una ay ang prismatic na lithium ferrophosphate o lithium iron phosphate. At itong pangalawa ay ang gel type na lead acid battery. Base sa specifications, kapwa 100 Ah o 100 ampere hours silang dalawa. Pero, pareho nga ba ang capacity ng dalawang battery? Tingnan natin. Ang pinakasukat ng capacity ay ang energy o yung watt hour. Sa pag-compute ng energy capacity, kakailanganin natin ang mga value ng ampere hours or charge capacity at ang value ng rated voltage ng bawat battery. Dito sa lithium ferrophosphate or lithium iron phosphate, ang value ng charge capacity ay 100 Ah at ang rating ng voltage ayon sa kanyang battery specification ay 3.2 volts. Dahil dito, makakakuha tayo ng energy capacity na 320 watt hour. Samantala, itong lead acid gel type battery ay may 1200 watt hour na energy capacity. So klaro na mas mababa ang overall capacity ng lithium iron battery sa sample comparison natin. At ito ay dahil sa mas mababa ang kanyang rated voltage. Tingnan naman natin ang comparison ng ampere hour at watt hour gamit ang solar setup application. May table tayong ginawa upang lalong makita ang mga detalye ng comparison. Nakalagay sa sample table natin ang solar panel wattage, sun hours per day, daily energy harvest ng panel natin, at ang battery charge na kayang punan ng nasabing solar panel. Meron tayong dalawang solar panel para sa sample table na ito. Una ay ang 100 watts at ang ikalawa ay ang 200 watts. At dahil pinaka-common ang peak sun hours na 3.5 hours daily, yun na ang gagamitin natin. Para sa illustration na ito, kakailanganin natin ang formula na ito. Watt hour is equal to watt times hour. At itong formula ng ampere hour na mula doon sa pinakaunang formula natin kanina na ampere hour is equal to watt hour divided by the rated voltage. So, simulan natin sa 100 watts na solar panel. Hanapin natin ngayon ang value ng watt hour or daily energy harvest ng ating solar panel gamit ang unang formula sa itaas. So, wattage ng solar panel times sun hours daily. So, makakakuha tayo ng result na 350 watt hours na energy araw-araw sa 100 watts na solar panel. Ngayon, alamin natin kung anong ampere hour ng battery ang kaya nitong punuin araw-araw.
So, gamitin natin itong formula ng ampere hour. Gagamit din tayo ng 12 volt dahil commonly ang nominal voltage ng mga solar battery ay 12 volt. Dahil dito, makakapag-imbak tayo ng 29.16 ampere hours araw-araw sa battery. Ang 200 watts na solar panel naman ay makakapag-harvest ng 700 watt hour energy araw-araw. At makakapag-imbak ito ng 58.33 ampere hours sa battery araw-araw. So, recap tayo. Ang AH ay ang abbreviation ng ampere hour. Ang WH naman ay watt hour. Ang AH ay unit ng charge. At ang WH ay unit ng energy. Ang AH at WH ay parehong capacity ng battery. At base sa sample sun hours na ginamit natin, ang 100 watts na solar panel ay kayang mag-harvest ng energy na 350 watt hours at mag-charge ng 29 to 30 ampere hours sa battery. At ang 200 watts na solar panel ay kayang mag-harvest ng energy na 700 watt hours araw-araw at mag-charge ng 58 to 60 ampere hours sa battery. So yan po ang kabuuan ng ating discussion about ampere hours versus watt hours. At para magiging updated kayo sa mga bagong discussions natin, please subscribe and hit the bell button.